Si Sharita Maday nagmula sa Maka at ang magandang asawa nito ay tubong Hadramaut na anak ng isang haring si Sharifun Hasim. Ang mga lugar na ito ngayon ay matatagpuan sa Saudi Arabia. Isa sa mga anak nila Sharif Ahmad at ang asawa nito ay si Sharif Ali Zainal Abidin. Si Sharif Ali Zainal Abidin sa kanyang paglalakbay ay nakarating siya sa Johor, Malaysia. Sa pamamalagi niya doon ay napag-alaman niya na ang sultan ng Johor ay si Sultan Zulkarnain at kanya itong binisita upang magbigay pugay sa sultan. Sa kanyang pagbisita may nakita siyang napakagandang binibini sa palasyo ng sultan at kanya itong ipinagtanong. Nalaman niya na ang magandang dilag na ito ay isa sa anak ng sultan na ang pangalan ay si Putri Jusul Asikin. Pagkatapos ng kanyang pagbibigay pugay sa sultan, namanhikan ito at hiniling sa sultan na gusto niyang pakasalan si Putri Jusul Asikin. Sa kanilang pag-uusap, napapayag ng Sharif Ali Zainal Abidin ng sultan sa hiling nito na pakasalan ng anak ng sultan. Sa kanilang pagsasama, biniyayaan sila ng mga anak. Isa sa mga anak nila ay biglang naglaho o nag-gay at ang isa naman ay si Sharif Kabungsuan. Di naglaon, nang magbinata na si Sharif Kabungsuan, nagpaalam ito sa kanyang mahal na ama at batiing lolo na si Sultan Zulkarnain na gusto niyang maglakbay. Pumayag naman ang kanyang ama at lolo at hiniling ng mga ito na kahit saan man mapadpad ang Sharif Kabungsuan ay ipangangaral o ibahagi niya ang katuruan ng kanilang relihiyon, ang Islam. Nang magsimula na siyang maglakbay kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao na mula rin sa Johor kung saan siya nagmula. Sa gitna ng kanilang paglalayag may dumating na napakalakas na bagyo at tumama ito sa kanilang balangay. Sa sobrang lakas nito ay nagkahiwa-hiwalay sila. Ang ibang kasamahan ng Sharif Kabungsuan ay napadpad sa Brunei, Quran, Tampasok, Sandakan, Palembang, Banjar, Sulu, Tabuk at Malabang. Si Sharif Kabungsuan naman ay napadpad sa Notobakan taong 1475, sa ibang talaan taong 1515. Natagpuan siya ng dalawang magkapatid na sina Datu Tabun Away at Datu Mamay Malo na tubong Maguindanao papuntang Mindanao. Dala ang lambat, sabi ni Datu Tabun Away sa kanyang kapatid na si Datu Mamalo ay tawagin niya ang mga tao sa Mindanao. Nang dumating ang mga tao galing sa Mindanao ay kaagarang nilapitan si Sharif Kabungsuan at maluwalhati na niyaya si Sharif Kabungsuan na sumama sa kanila sa Maguindanao. Ang sagot naman ni Sharif Kabungsuan sa imbitasyon na ito ay hindi daw muna siya sasama hanggat hindi nila tatanggapin ng Islam. Ang sagot ni Datu Tabun Away at Datu Mamalo dito ay tatanggapin nila ang Islam. Dahil dito sa mga sagot ng dalawang magkapatid, sumama na si Sharif Kabungsuan at ay nalalayan siya ng maraming tao mula sa Mindanao hanggang Maguindanao. Nang dumating na sila sa Maguindanao, hiniling ni Sharif Kabungsuan sa magkapatid na ipunin lahat ng mga tao na nakatira sa Maguindanao dahil gusto niya itong makita nang maipun na ang lahat ng tao. Pinasama na ng Sharif pabalik sa Mindanao. Pinaliguan niya ang mga ito at pinatalima sa kanila ang Islam na bukal sa kanilang kalooban. Diyan na nagsimula ang pagtalima o pagtanggap ng mga tao sa Maguindanao ang relihiyong Islam. Gayunman, maaaring ganun kagaan ang pagpapalaganap ni Sharif Kabungsuan sa Islam at sa Sultanato dahil may nauna sa kanya. Ayon kay Cesar Dibmahul, 1973, may tar sila na naguulat sa pagdating ng isang Sharif Aliya sa Maguindanao. Nag-asawa, nagkaroon ng anak na babae, at umalis. Tinawag na paramisuli ang anak kay nagpapahiwatig na iginagalang siya o anak ng Maharlika. Ang talaan na ito ay makikita o mababasa sa tarsila ng Malo na Salinantangan.